isang high flyer na point guard na nagmula sa Quezon City at ipinagmamalaki rin ng barangay Matandang Balara. Sino kaya siya? Kumusta mga kabola? Ito ang inyong Pinoy Sports Unlimited. Ang pag-uusapan natin ngayon ang isang small but terrible na point guard na ipinagmamalaki ng barangay Matandang Balara. Yun ay walang iba kundi si JONEL CAMACHO. Pero bago tayo magsimula, pakilike naman ang ating video. At kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na rin. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Sino nga ba si JONEL CAMACHO? Si JONEL CAMACHO ay pinanganak ng January 31, 1993 sa lungsod ng Quezon. Ito ay may taas na 5'6" at ang position nito ay isang legitimate na point guard. Kailan ba siya nagsimula maglaro ng basketball? Ayon na rin mismo kay JONEL na siya ay nagsimula maglaro ng basketball nung siya ay 11 years old pa lamang. Nasabi rin ni JONEL na siya ay mahilig manood ng liga sa kanilang lugar at dito nga ay naging inspirasyon niya ang kanyang mga iniidolo na tulad nina Jerome Gaindoy, Carlos Dampog, Steve Aldea, Robbie Celis, Bonbon Custodio, at ang kanyang pinakahinahangaang player na si Igmen Bendilio. At nung mga panahon nga na iyon, tanging si Igmen Bendilio ang nagtuturo at gumagabay sa kanya sa paglalaro ng basketball. At ang kanyang ama na si Arnel Recaporte na pilit pinapalakas ang kanyang kalooban at binibigyan ng kumpiyansa sa paglalaro ng basketball. Hanggang sa nakilala niya na rin si Coach Fred Obongen at si Coach Mike Pascasio. At dito na nga nagsimula ang matitinding pagtitraining nito sa basketball at ang mga magagandang drills na ibinibigay ng kanyang mga coach. Malaki rin ang pasasalamat ni JONEL sa kanyang mga coach sa kanyang mga natutunan sa pagtitraining ng basketball. Si JONEL CAMACHO ay isa rin sa kinikilalang respetadong manlalaro ng barangay Matandang Balara. Siya ay napabilang din para maglaro sa Pumarens Cup at Don De Leon's Cup. At nung dumating na nga ang year 2010, si JONEL CAMACHO ay unang naglaro para sa Angelicum College. At sa unang taon nga nito ng paglalaro sa Angelicum, ay kanilang nakamit ang kampiyonato. At dito nga ay pinakita ni JONEL ang kanyang talento sa paglalaro ng basketball. Sa nasabing team nga, ang tumatayong head coach ay si Coach Randy Alcantara na siyang head coach ngayon ng defending champion ng MPBL na San Juan Knights. Pagtapos nga ng paglalaro nito sa Angelicum College, ay sumubok na siyang mag-try out sa mga malalaking university. At doon nga ay sinubukan niya mag-try out sa Lateran Knights. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya nakuha ang full scholar sa nasabing paaralan. Kaya si JONEL ay nagdesisyon na hindi na lang ituloy ang pagpasok nito sa nasabing paaralan. Siya ay sumubok din na mag-try out sa ibang paaralan. Pero hindi rin ito natuloy. Sa kadahilanan, si JONEL ay ganap ng ama ng mga panahon na iyon. Kaya mas pinili nito na magtrabaho na lang muna alang-alang sa kanyang anak. At nung pagtapos nga ng kontrata ng kanyang trabaho, si JONEL CAMACHO ay nagdesisyon na bumalik ulit sa paglalaro ng basketball. At dito na nga nagsimula ang kanyang paglalaro sa Ligang Labas. May isang tao na nagustuhan ang kanyang paglalaro kaya nakapaglaro ito sa iba't ibang lugar. Pero nung dumating ang taon na 2015, si JONEL ay hindi inaasahang na-injured at nagtamo ng ACL. At doon nga ay inakala ni JONEL na doon na magtatapos ang kanyang karera sa paglalaro ng basketball. Pero may isang taong nagmabuting loob na tulungan si JONEL para mapabilis ang pag-recover ng kanyang injury. At nang tuluyan na nga gumaling ang kanyang injury, doon na nagsimula ang magandang karera nito sa paglalaro ng basketball. Si JONEL nga
ay nakapaglaro na sa iba't ibang lugar tulad ng Laguna, Nueva Ecija, Surigao, Iloilo, La Union, at Palawan. Ayon nga rin mismo kay Jonel na ang isa sa hindi niya malilimutan sa paglalaro niya sa Ligang Labas ay ang paglalaro nito sa La Union. Dahil nga ang kanyang team ay nag-champion. At sa liga rin ngayon, ang kanilang team ay walang talo. At maging sa Metro Manila, si Jonel ay nakilala rin bilang isang magaling na manlalaro. Sa paglalaro nga nito sa iba't ibang lugar, ay nakapagkamit na rin ito ng higit sa 10 MVP awards. At ngayong taon nga lang, si Jonel at ang kanyang mga kampi ay nakalaban ang Mavs Phenomenal Basketball. Sa laro nga na iyon, ay pinamalas ni Jonel ang kanyang talento sa paglalaro ng basketball. Halos paulanan nga rin ni Jonel ng 3 points ang grupo ni Mavs. May isa rin pagkakataon na nalambitinan ni Jonel ang ring. At sa laban nga na iyon, sila ay nagwagi kontra sa Mavs Phenomenal Basketball. Nasabi rin ni Jonel na isang malaking karangalan para sa kanya ang makakatapat ang grupo ni Coach Mavs. Kasalukuyan, si Jonel ay nananatiling handa sa kung anumang oportunidad na ipagkakaloob para sa kanya. Sa ngayon nga, si Jonel ay tahimik na rin namumuhay kasama ng kanyang asawa na si Sheila May at kanyang mga anak na sina Princess at Jandy. Well, para sa aking opinion, naniniwala ako na si Jonel ay malaki pa rin ang tsansa na makapaglaro sa mga malalaking liga na katulad ng MPBL. At dito na nga nagtatapos ang istorya ng ating kabola na si Jonel Camacho. Ito ang mensahe ni Jonel Camacho para sa kanyang mga tagahanga at para na rin sa kanyang sponsor. Una po sa lahat, binabati ko po ang family ko, yung misis ko, si Sheila May, yung dalawang anak ko, si Princess at si JD, yung mama at papa ko sa Ricaporte family, sa side ng papa ko at sa mga kapatid ko, kay Angelo, kay Pangga, kay Utoy, kay Arnelin, kay DJ, kay Danica, at sa mga naging ka-team ko sa Team Generals, sa Team Linkokus, sa lahat po ng napaglaro ang kong team, binabati ko po kayong lahat at nagpapasalamat po ako na tinanggap niyo po ako ng buong buo sa team niyo. Sa mga taga Laguna, binabati ko po kay lahat sa Kabinte. Binabati ko po sila Tito Tatoy, Tita Nanet at Tita Hilda, at Tita Clay, Tita Becky at ang buong Risers team. Pati po si Tita Bebo at Tita Lenny at ang buong Ramboys family at sila si Tern, anak ni Kelong, lalong-lalo na kay Kelong. Binabati ko si Kelong. Sa mga team manager po, sila Boss Edong, si Boss Randy, siya nga po pala, si Boss Randy po ay meron siyang hardware sa May Maginhawa. Sa mga nagpapagawa po ng bahay, mas maganda pong bumili dun sa hardware nila, mas quality po at mga kung ano-anong materials, kompleto po sila, mas makakamura po kayo. Pwede po kayong mag-chat sa akin or kontakin si Boss Randy para po sa pagbibili po kayo ng mga materyales. At sa mga buwabiyahe po papuntang Palawan at sa kaya, sa ansakyan nyo po ay Ronly Transport,
sigurado pong safe yung biyahe nyo at sure na makakarating kayo sa paroroonan nyo. At sa mga taga Brooks po na gustong magpaganda at magpagwapo, meron po sa likod ng gym dyan na Rain Salon. Sure po ako na magugustuhan ninyo at paglabas po ninyo ay siguradong may magbabago po. At happy birthday po kay Kuya Atan. Happy birthday sa iyo. More blessings to come and good health. Kila Ate Wendell, kinakamusta ko kayo dyan. Lahat kayo ng taga-Launion. At sa mga gusto po palang bumili, i-endorse ko po ang mga paninda ko. May leche flan, puto bumbong at kutsinta, puto cheese. Pwede po kayo mag-chat at magpa-deliver. Una po sa lahat talaga, nagpapasalamat po ako sa Pinoy Sports Unlimited at na-featured nyo ako dito. Sobrang laking karangalan at pasasalamat para sa akin kasi laking tulong po ito sa akin na ma-featured ako dito kasi nagkakaroon ako ng lakas ng loob. At hindi lang ako, yung mga makakapanood, nagkakaroon sila ng lakas ng loob ipakita yung galing nila at magkaroon ng pagkakataon na ipakilala yung sarili nila. Hindi sila mahiya na yung galing nila ay ilabas nila at ipagmalaki yung sarili nila. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, supportahan upang mas maparami pa tayong iba't ibang player na makita at mapanood na sobrang malalakas na player. Salamat sa iyo, Kuya. God bless sa Sports Unlimited. Pinoy Sports Unlimited, the best ka. Salamat sa iyo, Kuya. Sana nagustuhan nyo ang video ito. At huwag nyo na rin kalimutan na i-like ang ating video. At kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na rin. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future na video natin. Asahan nyo na marami pa akong ibabahaging kwento ng buhay ng mga player, mapaprofessional man ito o ligang labas. Muli ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. At muli po, ito ang inyong Pinoy Sports Unlimited.